my vlog. Ayan. Andito po tayo ngayon sa aking rooftop garden. Maglalagay po ako ng pataba sa aking mga tanglad. Nakita niyo po ang aking tanglad. Napakaganda ng mga dahon. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano po ako maglagay ng mga compost. Animal manure po ang ilalagay. Sige, papakita ko sa inyo. Ayan, tulad niyan po, tinatanggalan ko po siya ng mga dahon na patay na katulad niyan. Ayan, katulad niyan. Para yung mga ibang tutubo, maganda po yung kanilang paglabas kasi maluwag na, luluwag na po yan. Ayan, katulad niyan, tinatanggalan ko po yan lahat. Ayan po ang aking mga tinatanggal. Ayan, ang dami. Tatanim pa po ako ng isa pang pasok dito na tanglad kasi po ang dami pong bumibili doon sa aming tindahan. Naghahanap po sila ng maraming tanglad. Araw-araw po maraming nabili ng tanglad. Mahal po ang tanglad dito sa Maynila. Kaya kailangan ko magtanim. Ayun na po, nakita nyo po yung aking compost na ginawa. May mga animal manure po yan, katulad dito. Ayan, mataba po ang lupa na yan. Bali, magdadagdag po ako sa mga paso para po lalong lumusog yung ating mga tanglad tulad niyan. Ayan. Napaka ganda po ng tubo ng tanglad pag yung lupa na ating ilalagay ay mga matataba. Ito po yung aking bagong tanim na tanglad. Buhay na po siya pero magdadagdag pa ako ng lupa. Tulad niyan, tatanggalan natin siya ng katulad niyan. O. Maraming mga hindi magagandang tumubo ng mga damo. Tatanggalan natin yan, maraming damo. Yan. Magdadagdag tayo ng lupa kasi nga kukunti lang ang lupa nito. Matabang lupa po ang inalagay natin dito. Ayan, buhay na po siya. Kahit maliit lang po na tanglad, kahit isang sok lang ng tanglad, ganyan, pwede na po siyang itanim. Mabubuhay po yan. Dadami po yan. Ayan, katulad niyan. Ito po talaga ang kagandahan. Kahit saan ka po titira, kung masipag ka lang, magtanim ka kahit sa pasok lang. Malaking bagay na po yan. Hindi na po tayo bibili. Pag magtinola tayo ng manok, napakasarap po ito. Tulad yan mamaya, magpipitas tayo dito pang tinola na pang maglalagay tayo sa tinola kasi mas mabango po pag maglalagay ng tanglad sa tinulang manok. Ngayon katulad niyan, maglalagay na po tayo. Dito lang po, ganyan lang. Hindi po natin masyadong punuin. Sa susunod na araw, maglalagay tayo ulit ng compost para yung manatili yung taba ng ating mga tanglad. Sino po mahilig dyan ng mga tanglad? Maglalagay sa tinulang manok. O kahit saan, pwede po yan. Kahit magpakulo pa lang po nito, pwede na po daw ito inumin. Magpapakulo. Ang dami nga po kasi mga nanay na gustong bumili ng tanglad. Pinapakuloan lang po nila yan. Iniinom po nila. Ayan, napakaganda po ng lupa. Nakita nyo? Ayan. Dadagdag tayo ng lupa dyan. Ayan po, napakaganda po ng lupa natin. Nakita nyo naman po na ang ganda po ng mga dahon. Lahat po yan nalagyan natin. Nga ganyan lang po ang ilalagay natin. Yan. Sa susunod na araw ulit, maglalagay tayo. Dito po, maglalagay tayo dito. Dito sa bagong tanim para po ay tumaba. Ayun, napakaganda ng lupa, oh. May mga kumpos po ito. Bubugalin po muna natin bago tayo maglalagay.
Tulad niyan, bubugkalin muna natin yan bago tayo maglagay ng mga matabang lupa. Ito po ay may mga halo-halo na po ito. Pero ready na po siya sa compost na po ito. Ready na po siya ilagay sa mga paso ng mga tanglad. Ayan. Hindi na po, ipaglas na po ito. Para po ay tumaba yung ating tanglad. Napakalusog po ng lupa na to. Ito po ay may mga pinag-anuan ng mga furniture, yung mga kahoy. Pero na, pwede na po siya ilagay. Yan po. Yan, katulad niyan. Napakaganda po ng puso ng ating tanglad. Napakaganda po talaga. Napakaganda. Ayan po, magdidilig na po tayo. Pagkatapos natin maglagay ng matatabang lupa, kailangan po natin silang diligan. Tulad niyan. Ayan. Para po yung mga nilagyan natin na compost, masipsip ng mga ugat ng tanglad. Para tataba po sila. Katulad niya. Ayan. Ayan po, kumuha ako ng tanglad kasi magtitinola ako ng manok. Ayan. Ayan, ang ganda ng aking tanglad dito, oh. Napakaganda ng kanilang mga dahon. Ang lulusog. Ayan po ang kagandahan talaga pag may sarili tayong tanim na tanglad kasi hindi na tayo kailangang bumili pa sa palengke. Mahal kaya ang tanglad. Ayan, napakaganda. Magtatanim ako diyan uli. Dadamihan ko pa ang pagtatanim ng tanglad kasi maraming naghahanap sa tindahan. Ayun po yung bago kong tanim na tanglad, oh, buhay na siya. Magdadagdag pa ako dyan. Okay, at tayo magtitinula na ng manok. Ayan ang aking sayuti at saka dahon ng sili para sa aking kinulang manok. Ang sarap. Ayan. Ayan na yung aking tanglad. Ayan ang kagandahan talaga pag may tanim tayong tanglad eh. Ayan, ilalagay na natin yung ating sayuti. Takpan muna natin para pakuluin, para palamig pa. Lambutin muna.